Ayan, may beeping sound na si sir ngayon na nagre-reverse siya. Kanina wala yan. Sige sir, u-turn mo dyan sir. Tapos doon tayo sa loob. Ngayon naka-unlock pa si sir. Focus natin dun sa ano ni sir. Sa kanyang lock switch. Pag na-hit ni sir yung certain speed, kung di ako nagkakamali, 20 kilometers per hour, mag-auto lock yan eh. Ayun, nakita niya sir, nag-auto lock na. Speed 20. 20 lang, okay. 20 kilometers per hour nga lang sir, auto lock na tayo. Okay, so nasolve na natin yung ipinunta ni client dito. Ayos. Fred here from Jeep Doctor PH. Meron tayong client ngayon si sir... Brian. Si sir Brian, dala yung, yung sa friend niya pala to. Yes. Expander cross, wala daw automatic lock. Sa friend kong si Jemar Pagariga. Si sir Jemar. Yes. Wala daw auto lock kapag tumatakbo, yung reverse nung... Ano, walang horn, ay walang beeping sound, yes, tapos beeping yung sound. Pag nag-double lock ka, wala ring horn chip. Hindi rin siya nag-auto lock sa takbo. Oh, hindi rin siya nag-auto lock. So yung pinaka-importante talaga dito yung auto lock function, yung pinunta nila. So ngayong araw na to, gagawin natin sa expander ni sir yung mga feature na yun. I-adjust lang natin through e-tax. So panoorin niyo guys yung ating video for today. Ayan. Sir, bago ko i-proceed sir, check ko muna yung ano mo ha, yung condition ng car mo ha, para at least anything, may changes kasi tayo sa program eh. So eto, patayin ko muna sir. Ano year model to sir? Kalimutan ko, parang 22? Ha? 22? Hindi, hindi 22 to. Mga 2020. Sige, kahit dito ka sir sa kabila. Ayan. So meron tayong client ngayon sir. Ay sir, asa susi? Susi. Ayan. So meron tayong okay client lang kasi mga guys. Automatic tailgate na to, wala naman kasi yun eh. No? Okay lang yun sir. Add-on lang naman yung accessory na yan. Okay, so meron tayong client for today guys na magpapa-e-tax. Yung e-tax guys is yung ano, pakita ko muna sa inyo, sa reverse, wala siyang beeping sound pero naka-reverse na. Ayan. Tapos wala kang auto-lock sir, no? Wala. Wala siyang auto-lock. Tapos kapag nagla-lock siya, wala ring sound. Oo, wala rin. Wala rin sir, no? Okay. So dito muna tayo guys, Mitsubishi. Bago natin baguhin yung e-tax ni sir, kailangan muna nating mag-scan. Save lang natin yung mga ano sir, kung mayroon madedetect na error code dito. May isa kang fault sir ha? Ha? Ilan ba susi mo? Naka? Low battery lang naman. Ilan na susi mo sir? Ano na? Ilan ang susi mo sir? Dalawa yan. Dalawa? Okay sir, sige. Okay sir, so ito tayo sir sa e-tax. Okay. Oo, kasa maintain to sir. Coding. Ito muna tayo guys. Dito muna tayo sa ano, sa copy. Kakopy muna natin lahat ng information para makita lang natin kung ano yung mga e-tax settings ni sir bago baguhin. Doon na tayo ngayon sa manual coding. Reverse alarm, ito yon. Available natin para kapag ka nagre-reverse, tumutunog. Okay.
Ito yun, sir, yung horn chip by Keyless. Ito yun. Present. Horn chip, yung kapag nilock mo, magpubusi na siya. Okay. Horn chip. Tapos yung isa, yung pinaka-importante, is yung auto lock. Yung auto lock. Ito, yung automatic lock and unlock, nakalagay disable. Crash and speed, sir. Okay. Yung speed mo, maglalock siya pag na-reach mo yung certain speed, like 15 kilometers per or 20 yata, kung di ako nagkakamali. Tsaka kapag ka, in case lang naman, crash, okay, ma-unlock lahat ng pinto. Crash and speed. Okay. So, napalitan na natin yung tatlong importante. Exit. Ayan. Okay. Okay. Yes. Okay. Turn off muna natin. Gutin natin yung scanner. Turn on. Ayan. Wait natin. Close ko lang yung back door. Alin, sir? Wait lang, sir. Wait lang. Makikita nyo, guys, after nating mag e-tax, lumabas transmission service required. Pero wala tayong nasira na transmission. Ang nangyari dyan, sir, ang kailangan lang natin gawin dyan, turn off muna natin to. Buksan ang hood. Wait lang, sir. Sir, makisuyo nga ako, sir. Angat lang natin yung hood, sir. Ayan. Tapos, etong negative terminal, guys, kailangan lang nating disconnect. I-disconnect lang natin yung negative terminal ni sir. Yan. Okay. So, wait at least 10 seconds. After 10 seconds, pwede na nating ibalik yung kanyang negative terminal. Ang ginagawa natin, guys, is nire-reset lang natin yung ating ECU. Okay. Balik na natin yan. Okay, sir. Wait lang, sir, ha. Okay, so dito na tayo ulit. Tignan natin ulit. Turn on natin yung ignition switch. Ayan. Wait lang natin kung lalabas pa yung transmission service required. Ayan, sir. Wait natin kung lalabas pa. Okay, so wala nang lumabas. Nakapag-reset na tayo. Start natin yung makina ngayon. Okay. So, isa sa mga add-ons na nilagay natin dito, yung beeping sound kapag nagre-reverse. Wait lang natin. Hintayin natin yung stereo niya. Ayan. Hindi kasi automatic yan. Hindi. Yung sounds lang kasi. Ayan. Naririnig mo na, meron ng beeping sound, sir. Ngayon, yung isa pa, yung lock. Lock by horn. Okay, sir, pakisara na. Yung bumubusi na kapag naglalak. Sige, sir, pakisarado muna. Ayan, sir. Sige, sir. Ayan. Medyo may nabusi na mo, ha? Lakas, sir. Hindi, pag ano lang to. Pag sa lock lang, ganyan lang ang tunog. Pero usually hindi mo siya naririnig pagka ano, pag naglo-double lock ka talaga. Wala. Ayan, ngayon meron na. Tapos, yung pinaka-importante, yung auto lock. Yung auto lock, paano ba natin mapapakita? Kailangan natin mag-test drive. Test drive. Test drive tayo sa loob, sir. Okay, wait lang, sir, ha? Ay, sir! Wala akong lisensyang dala. Ikaw mag-drive. Ikaw mag-drive. Oh, sir, sige lang. Wala pala akong dalang lisensya. So, si sir ang magte-test drive.
Para lang makita natin, sir, kung mag-auto lock, para ma-video ko rin. Kasi yun yung pinunta ni sir sa atin, yung auto lock. U-turn mo na lang dyan, sir. Head mo. Ayan, may beeping sound na si sir ngayon na nagre-reverse siya. Kanina wala yan. Sige sir, U-turn mo dyan, sir. Tapos dun tayo sa loob. Ngayon, naka-unlock pa si sir. Focus natin dun sa ano ni sir. Sa kanyang lock switch. Pag na-hit ni sir yung certain speed, kung di ako nagkakamali, 20 kilometers per hour, mag-auto lock yan eh. Ayun, nakita niya sir, nag-auto lock na. Speed 20. 20 lang. Okay, 20 kilometers per hour nga lang sir, auto lock na tayo. Okay, so nasolve na natin yung ipinunta ni client dito. Ayos sir. Ayun sir, pwede ka na mag-u-turn ulit dyan. Eto guys, so eto na si sir. Sir, ano, kamusta? Kamusta yung ating... Satisfied sir, satisfied. Ang bilis lang, ilang minuto? Wala pa yata. 5 to 10 minutes lang siguro. Mas matagal pa yung... biyahe mo. Biyahe ko. Okay sir. Basta sa mga naka-Mitsubishi dyan, hindi lang naman Expander. Mitsubishi Montero, Expander, Mirage, Strada. Sa mga magpapa-adjust ng e-tax, pwedeng-pwede po. Kontakin nyo ako sa cellphone number na nakikita nyo dyan sa inyong screen. Salamat po. Sir, thank you. 100%. Okay, thank you sir. Salamat po. Thank you. Okay.